Paolo! Mariing napamura nga si Talia nang magkaroon nga ng glitch sa kanyang computer. Tinawag nga nito ang kahero ng computer sa shop na pagmamay-ari nga niya. O bakit Ate Talia? Anong nangyari sa computer mo? Tanong nga nito sa dalaga nang mapansing naging itim ang screen at walang gumagana sa mga button na pinipindot niya. Akala ko ba naayos mo na to? Napasukan yata ng virus, ano ba yan? Kakabili ko pa naman ng mga to tapos ang mamahal pa. Reklamo nga ni Talia. Tumayo siya at pumalit nga si Paolo sa upuan. Oo naman, teka nahak yata. Nang sa wakas ay napindot na nga, ay dinala sila nito sa isang slide kung saan merong voice recorder. Play ko ate ha, baka manghihingi ito ng ransom. Napalunok si Talia. Boses ng batang bumungad nga sa kanila. Hello, Mommy! Kung makakarating man po itong message na to sa inyo, gusto lang po naming sabihin na mahal ka po namin. Mommy, kakasal na po si Daddy pero hindi po kami papayag na mangyari yun. Pauwi na po kami, Mommy! Napakunot noong nga si Talia. Bakit naman mayroong ganung mensahe ang nakarating sa computer niya? Mensahe ba ito ng batang naghahanap nga ng kanilang ina? Baka glitch lang yun ate. Wala ka namang mga anak, di ba? Ani nga ni Paolo, pero hindi nakasagot si Talia. Ate, wala naman di ba? Pag-uulit pa nga nito para kumpirmahin, pero tinalikuran lamang siya ng dalaga. Nanumbalik kay Talia ang mga alaala ng mga taong nagdaan. Napangiti nga siya dahil ramdam nga niya ang pangungulila ng mga batang nagpadala ng mensahe. Naalala nga ni Talia ang mga supling na ipinagkait nga ng Diyos sa kanya. Kamusta na kaya ang mga to? Pero paano nga ba nagsimula ang lahat? Errol Edsel? Napidlag sa gulat ang dalawang batang lalaki na nakaupo sa kama nang tawagin nga sila ng kanilang ama mula sa labas ng pinto ng kanilang kwarto. Sinara nila ang laptop at ginitian ang kanilang ama nang pumasok nga ito. Nasa kotse na ang gamit niya, boys. Naghihintay na ang Tita Stacy niya sa labas. Kailangan na nating umalis. Ani nga ni Eros sa kanyang anak. Bakit sasama po sa atin si Tita Stacy, Daddy? Tanong nga ni Edsel. Ito ang bookworm at si Errol naman ang mahilig sa games at computer. Magiging mommy niyo na ang tita niyo kapag ikinasal kami. Edsel, dapat na kayong masanay na palagi natin siyang kasama, okay? Sagot ni Eros sa anak. Lumapit nga ito at tumabi sa mga bata. Ayaw niyo bang magkaroon ng bagong mommy? Umiling ang kambal. Isa lang po ang mommy namin. Saad naman ni Errol. Bumuntong hininga ang kanilang ama. Hindi ba't napag-usapan na natin to? Makinig kayo sa akin mga anak. May paliwanag ko na to sa inyo, di ba? At ang magiging mommy niyo ay ang Tita Stacy niyo. Paliwanag nga ni Eros. Ano po bang kaibahan ni Mommy at Tita Stacy? Bakit kailangan niyo po siyang palitan? Inosenteng tanong nga ni Edsel. Halos mawala na nga ng salita si Eros. Napakarami na ngang mga pagsisinungaling na nasabi niya sa mga anak. Hindi niya alam kung paano haharapin ang katotohanan ng walang alinman sa sinabi niya sa mga ito ang totoo. Iniwan niya sa ere ang inang nagluwal sa kambal. Bagay na noong mga panahong yun ay alam niyang tama. Mas pinili niya ang kayamanan kesa sa babaeng mahal niya. Magkakaroon nga siya ng tagapagmana at yun ang kambal. Yun lang ang tanging bagay na mahalaga para sa kanya noong mga panahong yun. Mga apo ko, mga magulang nga ni Eros ang sumalubong nga sa kanila sa airport. Lola! Yumakap nga dito ang kambal. Hi Tita Karen, bumeso nga rin si Stacy sa donya. Stacy iha, napaganda mo pa rin talaga. Ang galing talagang pumili ng mapapangasawa nitong anak ko. Ani nga ni Eros. Dumiretso na po siguro tayo sa bahay ma. Pagod ang mga bata sa biyahe at kailangan nilang magpahinga. Ani naman ni Eros sa ina. O siya nga, o halina kayo, magpahanda ako. Alam niyo namang this is a special occasion, right?
minsan lang kayo umuwi ng Pilipinas. Ewan ko ba rito kay Eros kung bakit kailangan pang sa ibang bansa mag-asikaso ng negosyo, eh pwede naman dito para makasama naman namin ang mga apo ko. Ani nga ng Donya. Tama ang mami mo, Eros. Sang-ayon nga ng kanyang ama. Tita, mananatili naman po talaga. Si Stacy ang sumagot. Hindi ba, Eros? Tinanguan nga siya nito. Mabuti naman, halina kayo. At nakatulog na nga si Edsel na karga ng daddy mo. Muli ay ani nga ng kanyang ina. Nakarating nga sila sa mansyon, ngunit hindi kagaya noong umalis nga sila, ay mas lalo pang gumanda ito. Marami ang pinaayos, mapaloob man, at labas. Mas lalong gumanda itong mansyon nyo, tita. Puri pa nga ni Stacy. Sino po ang kinuha niyong designer dito? Nasahapag nga sila habang kumakain. Napangiti naman ang matamisang Donya. Maganda, di ba? Talia Lopez designed everything. Sagot pa nga ng Donya. Dahilan upang mapaubo, si Eros. Eros, are you okay? Kagad na tanong naman ni Stacy. Bigla kayatang naubo, Eros. Ayos ka lang ba? Mahimig nga nang panunod yung nga sa boses ng Donya. Alam ng ina ni Eros ang nangyari noon. Ito lamang at siya ang nakakaalam ng lahat. Pati ang kanyang daddy ay walang kaide-ideya dahil nasa abroad nga ito at abala sa pag-aasikaso ng business nila nung mga panahong yun. Ayos lang ako. Sagot naman ng binata sa kalmadong boses. Tumangot ang wang kanyang ina sabay ngisi. Alam mo bang sobrang pasaway niyang si Eros nung kabataan niya, iha? Talaga po? Gulat na sambit naman ni Stacy. Halatang naaliw nga sa nalaman. Maarte nitong pinahid ang naiwang sauce sa kanyang bibig. Kung sino-sino na lang ang nagiging girlfriend, akala nga namin noon mag-aasawa na, lalo na nung pinilit mang lolo niyang magseryoso sa babae para mabigyan ng pamana. Dugtong pa nga ng kanyang ina. Napakagatlabi na nga lamang si Eros. Tama na po, Mom. Pinapahiya niyo naman po ako sa harapan ng fiancé ko. Ani pa nga ng binata. Ngunit ang totoo ay natatakot nga siya sa mga maaari pang sabihin ng kanyang ina. Ayos lang, Eros. Mabuti nga at nang mas lalo kitang makilala, diba? Gustong gusto ko ng mga kwento tungkol sa'yo. Hinawakan nga ni Stacy ang kamay niya, nakalapag nga sa lamesa. Pwede niyo po bang ituloy ang kwento, tita? Saad pa nga ni Stacy. Long story short, iha, nabigo sa pag-ibig tong anak ko. Pinarahan siya ng babae at iniwan sila ng mga anak nila. Ngumiti ang Donya. Kaya nga sobrang saya ko dahil nakahanap na ng makakatapat itong anak ko. Dahil alam ko magiging tapat ka at hindi siya iiwan. Malawak na ngumiti si Stacy. Magiging mabuting asawa po ako tsaka ina. Tita, kahit sa mga bata na hindi ko naman kaano-ano. Matapos nga silang kumain, ay nauna na ngang umakyat si Stacy sa kwarto nila upang magpahinga. Samantala na iwan naman si Eros kasama ang kanyang ina sa sala. Pasalamat ka, hindi kita nilaglag. Iniwan ka kahit ang totoo ay ikaw naman talagang nang iwan at itinakbo ang mga anak nyo. Ani nga ng ina ni Eros matapos itong sumimsim ng hawak na tea. Hindi nyo na po dapat pa yung kinuwento sa kanya, Mom. Hindi naman na kailangan. Sagot pa nga ng binata. Para naman kahit papaano ay may alam si Stacy tungkol sa'yo. Giit naman ang kanyang ina. Pero bakit yung bagay na yon ang naisipan nyo ikwento sa kanya? Inip na sumandal nga ang binata sa kinauupuan. Eros, anak, alam nating pareho na yun lang ang may sense na nangyari sa buhay mo. Ano pa ang gusto mong sabihin ko kay Stacy? Sabihin kong napakarami mong ikinamang babae noong kabataan mo na halos linggo-linggo kung magpalit ng girlfriend? Eh, si Talia lang ang tanging. Natigil nga sa pagsasalita ang kanyang ina nang mapansin nga nitong hindi naman nakikinig si Eros. Nakatingala itong nakasandal sa sofa. Napakabuting bata ni Talia, Eros. Sad pa nga ng Donya. Bumuntong hininga si Eros. Tama na, Ma'am. Ni hindi niya abot ang kalingkingan ng mapapangsawa ko. Nahinto ito saglit.
Paano niya nagawang i-design ang bahay? Ni hindi siya nakapagtapos ang pag-aaral nung kami. Takang tanong nga ni Eros. Ngumisi ito. Ako! Akong nagbigay ng scholarship sa kanya abroad. At para sa experience niya, ay sa kanya ko pinadesenyo ang renovation nitong bahay. Siya ang kinuha kong designer para makatulong sa pag-build up ng resume niya at background sa industriya. Now she's under our company. She owned a computer shop now. Sinabi niyang dati na nga niyang gusto yun. Ang lahat ng ginawa ko, pambawi na nga rin sa mga ginawa mo noon, Eros. You got what you wanted. Dapat niya rin makuha ang bagay na gusto niya. Sagot pa nga ng kanyang ina. Halos matulala si Eros sa narinig. Hindi niya inaasahang sa paglipas nga ng panahon ay magiging ganoon kalayo ang mararating ng dalaga. Hindi pa sila nagkikita ngunit alam niyang malayong malayo na nga ito sa Talia na kilala niya. Good morning, Talia! Ilang mga kasamahan nga nito sa trabaho ang bumati sa kanya habang naglalakad nga ito sa pasilyo patungo sa kanyang table. Marami siyang naiwang trabaho na kailangan tapusin. Talia, kinalabit nga siya ng katabing Serena. Interior designer din ito kagaya niya. Dumating na yung anak ni ma'am. Girl, panibagong crush na naman para sa atin. Ang pogi naman nun. Tilipa nga ni Rina sa kanyang tabi. Huminga ng malalim ang dalaga. Ano namang special sa pagdating niya? Magpa-party ba si madam? Umirap si Rina. Nako girl, baka mas sobra pa sa party. Uni ko iho yun eh. May mga anak na. Kung papayag siyang magkaroon ng kabit, nako pwede ako. O kaya naman nani na lang ng mga junakis niya. Palita ko single dad daw eh. Ikaw talaga. Basta lalaki para kang isda na nabudburan ng asin. Sarkastikong sagot naman ni Talia kay Rina. Bumalik na nga ang mga ito sa trabaho matapos nga ang sandaling mag-usap. Ilang minuto ang lumipas, ipinatawag na nga ang lahat ng empleyado para sa isang pagtitipon. Para saan tong pagtitipon? Takang tanong nga ni Talia kay Rina na nasa tabi niya. Siguro ipakikilala na nga yung poging anak ni madam. Sagot pa nga ni Rina. Ilang minuto ang lumipas ay bumukas na nga ang pintuan ng conference room. Tumuwid nga sa pagkakatayo ang lahat nang pumasok nga ang isang matipunong lalaki na suot ang isang business attire. Walang emosyon nga ito habang inililibot nga ang tingin sa lahat ng empleyado. Napalunok si Talia. Halos lumuwa ang kanyang mga mata sa gulat ng makilalang binatang nasa harapan nila. Huy Talia, humihinga ka pa ba? Tanong nga sa kanya ni Rina nang mapansin siyang tulala. Nagkasalubong ang kanilang mga tingin, ngunit siya ang naunang nagiwas. Alam kong marami na rito ang nakakakilala sa akin, pero para sa mga bago ay magpapakilala pa rin ako. I am Eros Leonel Quares. Pagpapakilala nga ng binata sa kanyang sarili. Palabas na nga ang mga empleyado upang bumalik sa kanya-kanya nilang mga trabaho nang pagkakataon na nga ni Tanya upang lumabas ay isang boses ang pumigil sa kanya. Maliban sa'yo, Miss Lopez, hindi ka munang pwedeng lumabas. Utos nga dito ni Eros sa malamig na boses. Napakuyom naman ang kamao si Talia. Sorry sir, pero marami pa ho akong gagawin na trabaho sa lamesa ko. Hindi pa man natapos ang pagpapaliwanag ni Talia ay sumabat na nga ang binata. Boss mo ako, Miss Lopez. Ako nagbibigay ng utos. Kiit nga ng binata. Walang ibang nagawa si Talia kundi lingunin nga ito. Nagpakawala na nga lamang siya ng malalim na buntong hininga. Ilang taon na nga rin simula nung naging ganito kalapit sa kanya si Eros. Masyado nang matagal para alalahanin pa. Ngayong may pagkakataon akong makausap ka, gusto ko lang itanong kung kamusta ang mga anak ko. Natigilan si Talia. Anak mo, Miss Lopez? Malamig na sagot nga ni Eros. Nakatitig lang ito kay Talia upang tansyahin ang reaksyon nito. Nagtagis ang ngipin ni Talia. Kamusta ang mga bata? Naghahanap ako ng babysitter nila. Madalas akong maging wala sa bahay kaya
Kailangan ko nang magbabantay sa mga anak ko. Ani nga ni Eros. Hindi nakapagsalita si Talia. Magsalita ka. Mautoridad nga na sambit ng binata. Kaagad naman na tiningala nga ng dalaga ang lalaki. Anong gusto mong gawin ko? Napalunok si Talia. Hindi ko sila kukunin. Lalayo ko kung gusto mo. Natigilan nga ito. Ikaw. Ikaw ang gusto ko maging babysitter nila. Yaya. Sasagot na yun ni Eros. Napaluwa na nga lamang ang mga mata ng dalaga. Gagawin kong triple ang sahod mo kung pera lang din naman ang habol mo. Ngumisi nga ito. Hindi maintindihan ni Talia kung ano ang dapat niyang maramdaman. Inis ba dahil sa ginagawa sa kanya ni Eros? Galit dahil sa pagtanggi nito nang angkinin niya ang mga batang iniluwal niya 9 taon na ang nakalipas? O saya dahil magiging babysitter nga siya ng kanyang mga anak? Magkakaroon siya ng oras para makabonding ang mga to. Kahit hindi mo nakasweldohan, sagot nga ni Talia. Dahilan para umangat ang sulok ng labi ni Eros. Nakwento sa akin ni Mom na may computer shop ka. Anong ipapasahod mo sa mga trabahante mo? Mapaglaro nga siya nitong tinitigan. Naninimbang ang mga tingin sa kanya ni Eros. May trabaho naman ako rito sa opisina, sagot ang dalaga. At the same time, ay sa bahay ka titira. Kailangan mong mag-resign dito. Simpleng sagot pa nga ni Eros. Tuluyan ang yumabong ang inis sa dugo nga ni Talia. Hindi niya mapigilan ng nagtiimbagang. Kakabalik mo lang, Eros. Kung makapagsalita ka, parang sinisisi mo ko para tanggalan ng karapatan magtrabaho rito sa kumpanya ng mga magulang mo. Hindi mapigilang sumigaw ni Talia. Talia, gusto kong makita ang resignation paper sa lamesa ko bago matapos ang araw na to. Minsan lang ako mag-offer ng ganito sa isang hindi hamak na empleyado na kagaya mo. Tuluyan na nga siyang naiwan sa conference room ng isarangan ng binatang pinto. Bakit naging ganun ang ugali niya? Ito pa ang kabayaran sa lahat ng sakripisyo ko nun para sa kanya? Sad pa nga ng babae. Ma'am, nandito na po tayo. Ani nga ng driver. Nabalik nga sa ulirat si Talia nang huminto nga ang sasakyan sa isang matayog na tarangkahan nga ng mansyon ng mga Juarez. Bumaba nga si Talia, hilang kanyang maleta at nag-doorbell. Miss Talia, kayo po pala. Ani nga ng katulong nang makita nga siya. Pasok po kayo. Nasa loob po si sir, saka mga bata. Kiniya nga siya nito papasok. Nag-ipon muna ng lakas ng loob ang madalaga bago nga tuluyang sumunod sa katulong. Sa sala ay bumungad nga sa kanyang dalawang batang lalaking nakaupo sa sofa. Si Eros naman ay prenteng nakaupo sa isa pang sofa. Nandito ang magiging nani niyo, ani nga ni Eros. Sumalamin nga ang pagkabagot sa mukha ng dalawang paslit. Tumayo si Edsel at lumapit nga sa kanyang ama. Huwag kayong matakot. Hindi kayo kakainin ng babaeng yan. Simula bukas ay siya nang magiging nani niyo, ani pa nga ni Eros sa dalawa. Pero dahil hindi nga alam nila Errol at Edsel na ito nga ang ina nila, ayaw po namin sa kanya, Daddy! Pinag-cross pa nga ang dalawang kamay bilang pagsang-ayon nga ni Errol. Sa ayaw at sa gusto nyo, pinal na ang lahat. Anak, ngayong bumalik na kayo sa kwarto nyo, pupuntahan ko kayo mamaya. Hinalikan nga nitong noon ang dalawa bago nagsialisan. Ngayon, silang dalawa na nga lamang ni Talia ang nandoon. Si Talia nga ay hindi pa nga nakokompose ang sarili pagkatapos nga makita ang dalawa. Dapat kang magpasalamat sa akin. Bigla ay sambit ni Eros. Kumunot ang noo nga ni Talia. Bakit mo ba ito ginagawa? Eros, kung nandito ka para paglaruan na naman ako, sabihin mo na lang sa akin ang punto mo. Dahil ba kasi nasayang mo lang ang oras ko? Sad pa nga nito. Halos pasigaw na nga ang pagkakasabi niya. Dahil talagang hindi na nga niya alam ang gagawin niya. Ano ba sa tingin mong mararamdaman ng mga bata? Kung sakaling narinig nila na sinasayang pala nila ang oras ng nanay nila. Pasalamat ka dahil hinahayaan nga kitang makita ang mga anak mo. Bukod pa ron, may utang na loob ka rin dahil mama ko ang nagpaaral sa'yo. Sagot nga ni Eros.
Napalunok nga si Talia. Ano ba talagang gusto mo? Simple lang. 5 buwan ka para maging yaya nila. Pagkatapos noon, babalik na kami ng States. Kaya lang hindi kami magtatagal dito. Nagsinungaling ako sa mga magulang ko nang sumang-ayon akong dito na tumira. Isipin mo na to bilang regalo ko sa'yo. Alam ko ang birthday mo noong nakaraang buwan. Wake up pa nga ni Eros na may himig nga ng paglalaro. Kung pansamantala lang naman pala, di sana kahit makita at mayakap lang sila. Ayokong mas maging malapit sa mga bata kung ilalayo mo lang din sila sa akin. Tsaka paano sila? Sagot nga ni Talia. Pinulot niya ang bag sa sofa at akmang hihilain na nga palabas ang maleta ng muling magsalita si Eros. Naghahanap sila ng nanay ng paulit-ulit, Talia. Ani nga ni Eros, dahilan upang mahinto ang dalaga. Gabi-gabing binabangungot si Edsel. Pansamantala lang ito at hindi nila dapat malaman. Kailangan mong gumamit ng ibang pangalan. Matatalino ang mga anak ko, kaya wag na wag kang magbibigay ng detalye tungkol sa sarili mo. Alam kong kahit hindi nila alam, mararamdaman nila ang pagmamahal mo. Kailangan nila yun bago ko ikasal at magkaroon sila ng bagong nanay. Sa huling sinabi ni Eros, lalong natigilan si Talia. Hinarap siya ng binata. Please, makikinabang ka na rin naman dahil makakasama mong mga bata. Ikakasal? Sambit nga ni Talia. Bumuntong hininga si Eros, saka ito tumayo. Oo, kay Stacy Lee. Mayaman ng pamilya nila at makakatulong para mas lalong maiangat ang negosyo namin. Pakakasalan ko siya dahil doon. Bali walang sabi nga ni Eros. Pero hindi niya alam sa sarili kung bakit parang nagpapaliwanag pa siya. So, hindi mo pala siya mahal, pero magpapatali ka sa kanya? Tanong nga ni Talia. Mapait na napangisi ang babae. Kaya pala hindi kailanman nila napag-usapan noon ang pagpapakasal dahil hindi pala siyang ideal na asawa para kay Eros. Kailangan pala mayaman at may silbi sa negosyo. Tuloy lamang siya para makuha nito ang gusto. Anong pakialam ko ngayon sa pag-ibig na yan, Talia? Anyway, magtatawag ako na isang katulong para may hatid ka sa magiging kwarto mo. Kailangan ko nang umalis dahil nakapangako ko ng dinner date kay Stacy. Asikasuhin mong mga gamit mo ngayon dahil bukas pa naman magsisimula ang trabaho mo. Nandito ka pa kaya alam kong hindi ka tatanggi. Alis na ako. Pagkasabi ay tinalikuran na nga siya ng binata. Dito po ang kwarto niyo. Pinuksan nga ng kasambahay ang isang bakanteng kwarto. Ito ang nasa pinakadulo nga ng palapag kung saan ang kwarto nga ng mga bata. Ate, ito rin po kayo sa floor na to natutulog? Tanong nga ni Talia. Ngunit, umiling nga ito. Mayroon pa namang maid's quarter yung mansion. Ako pong magiging bagong nani ng mga bata. Lahat po ba ng nagiging nani dito natutulog? Takang tanong nga ni Talia. Naku ma'am, hindi ko po alam eh kasi po nagawi rito sila sir kasama ang kambal. Sa States po talaga sila lumaki. Unang beses lang ho ng 2 bata rito. Sagot nga ng katulong. Yung mapapangasawa niya, andito rin ba? Ani nga ni Talia. Naku si ma'am Stacy po? Oo po, doon nga po yun natutulog sa kwarto ni sir minsan eh. Maganda po at disente. Mukhang hindi pa nalalagyan ng putik ang kamay. Kaso nga lang mukhang hindi type ng mga bata. Hindi po kasi lumalapit ang kambal kay Ma'am Stacy tuwing nandito. Dagdag pa nga ng kasambahay. Baka nag-a-adjust pa lamang ang mga bata. Usap-usapan ng iba rito. Maarte raw po eh. Mainit ang kamay sa mga bata. Kumbaga, hindi marunong magdala. Hindi marunong makisama sa mga bata. Pabulong na sagot pa nga ng katulong. Nako, ayoko na pong magsalita ng kung ano-ano pa. Kailangan ko pa naman po itong trabaho at baka bigla po akong masipa. Nagkamot ulo na nga lamang ang kasambahay. Siya nga pala, ako si Nadia. Kung may mga tanong ka o kailangan kita-kits na lang sa kusina. Maya-maya ay mayroon nga itong dinukot na buto nga sa kanyang bibig. Ano yan, Nadia? Kumunot nga ang noon ni Talia. Santol po. O siya, maiwan ko na po kayo ha. Baba ka na lang po mamaya mga 9:00 dahil yun po ang call time. Tuwing ganong oras po tayo kakain ng hapunan. Nagpaalam na nga sa kanya ang katulong bago siya nito iniwan
upang makapagayos ng mga dalang gamit. Inisip na nga lamang ni Talia ito bilang bakasyon kasama ang mga anak niya. Masaya nga siyang lumaking malulusog, puno ng pagmamahal mula sa ama at hindi kinulang sa alaga ang mga to. Sa sandaling panahon, pupunuin ko rin kayo ng pagmamahal bago kayo ulit bawiin ang daddy niyo sa akin. Ani nga ng dalaga sa kanyang isipan bago nagsimulang mag-ayos. Kising na po! Ani nga ng batang boses. Napapikit nga ng mariin si Talia. Kinaumagahan ng magising nga siyang may bumato sa kanya ng unan sa muka. Nang imulat niya ang mga mata, bumungad nga sa kanya ang muka ng kambal. Wala kayong pasok? Marahang umupo si Talia. Homeschooled po kami, tanghali na rin at kailangan na naming maligo. Parating na raw po yung magtutor namin, sabi ni daddy. Reklamo nga ng isang nakasuot ng itim na ternong pajama. Napakagatlabi nga si Talia dahil hindi pa nga niya alam ang pangalan ng mga to. Ang masasabi niya lang ay ang nakaasul na pajamas ay mayroong suot na glasses at may nunal malapit nga sa bibig. Ang isa naman ay alamay palaging galit dahil nakasimangot. Habang pinapaliguan nga ni Talia, ang dalawa ay doon nga niya nalaman na ang merong suot ng glasses ay si Edsel. Bookworm nga ito, genius. At ang isa namang palaging galit ay si Errol. Mahilig ito sa computer. May nunal ka rin sa gilid ng bibig, Ate Tina. Tinuro nga ni Edsel at napangiti si Talia. Dahil sinabi ni Eros na hindi nga siya pwedeng makilala ng mga bata ay sinabi niya sa mga itong Tina ang pangalan niya. Huwag mo siyang kausapin, Edsel. Sabi ni Daddy sa atin, di ba? Makausapin lang ang nani natin kapag kailangan. Ani nga ni Errol sa kapatid dahilan upang sumimangot nga ito. Buong araw na pinagsilbihan nga ni Talia ang kambal. Medyo nahihirapan nga siya dahil sa kulit ni Errol. Si Edsel naman, sunod lamang ng sunod sa kanyang kuya. Hilot nga ni Talia ang kanyang sentido habang umiinom nga ito ng malamig na tubig mula sa ref. Hindi ka rito uwi? Napahinto ang dalaga nang marinig nga ang boses ni Eros. I love you too. Ani pa nga nito sa kabilang linya ng telepono. Marahang nilapag ni Talia ang baso at aalis na nga sana ng tahimik nang bumukas ang ilaw. Gising ka pa? Nahinto nga siya dahil sa malamig na boses nga ni Eros mula sa kanyang likuran. Uminom lang ng tubig. Babalik na ako sa kwarto ko. Akma na nga sanang hahakbang si Talia nang muling magsalita ang lalaki. Kamusta yung pag-aalaga mo sa mga bata? Kalmadong tanong nga ni Eros. Hindi ka ba nila pinapahirapan? Parang concerned pa nga na tanong nito. Napalunok si Talia. Ha? Hindi naman. Ganun ba? Alam mo kasi, makulit si Errol. Sinasabi niya kung nang niisip niya si Edsel naman, sunod-surunan sa kaburaraan nga ng kuya niya. Imposibleng hindi ka nahirapan. Ani nga ni Eros. Yun nga rin ang napansin ko. Pero ayos lang. Normal naman yun sa mga bata. Mahaba pa naman ang oras saka sinunod ko ang sinabi mong hindi nila ako dapat makilala. Sagot nga ni Talia. Mabuti naman. Nilagpasan nga siya ni Eros at nauna na nga itong umakyat ng hagdan. Dahil hindi ka nila kailanman dapat makilala. Magiging kahiyahiya yun. Natigilan sa Talia sa sinabi nga ni Eros. Ganito ba talaga kung mandiri sa kanya na para bang sabihin siya ay hindi karapat dapat magpakaina sa anak nila? Walang nagawa si Talia kundi manahimik. Kahit anong pagsisikap ang gawin niya, hindi niya kakayaning buhayin ng dalawa. Noon pa man, ito na nga ang rason kung bakit hindi niya hinabol si Eros nung itinakas nga niyang mga bata. Hindi niya hinanap ang mga to dahil hanggang ngayon, alam niyang hindi niya mapapantayan ang kakayahan ng binatang buhayin ng mga bata. Makalipas ang ilang linggo, imbes na gumaan ay mas lalong ang naging makulit si Errol. Errol, halika na rito, bibihisan na kita. Naghihintay ang daddy at mommy Stacy mo sa baba. Hinahanap na kayo ni Edsel. Tawagan ni Talia rito nang hindi nga ito huminto sa pagtakbo. Hindi siya ang mommy namin. Wala rito ang mommy ko. Ayoko po. Ayoko rin po kay Tita Stacy. Sigaw nga ni Errol.
Napahinto si Talia dahil sa sinabi ng bata. Animoy may kung anong init nga na humaplos sa kanyang puso. Ang mami lang namin ang love ko. Makikita niyo po, uuwi siya rito para kunin kami. Giit nga ni Errol. Si Edsel naman ay tahimik lang na nakaupo sa dulo ng kama. Hawak ang libro, animoy wala nga itong ingay na naririnig mula sa paligid. Alam mo ba kung nasan ang mami mo? Marahang tanong nga ni Talia. Huminto sa pagtakbo si Errol. Hindi namin alam. Sabi ni Daddy nagwa-work siya sa malayo. Sagot nga ni Errol. Saan? Napalunok si Talia. Far away nga. Hindi namin alam. Napayuko si Errol baka sa boses nito ang lungkot. Pero alam namin natanggap niya ang mensaheng pinadala ko. Nasa paligid lang po si Mommy. Hindi lang po nagpapakita sa amin. Nararamdaman ko pong babalik siya. Kiit nga ng bata. Mahimig nga sa boses nito ang pag-asa. Hindi raw yun ang mangyayari, sabi ni Daddy Kuya. Sa wakas ay singit nga ni Edsel sa usapan, ngunit sa libro pa nga rin ang tingin. Mangyayari yun, Edsel. Papauwiin ko siya rito, kukuhanin niya tayo. Muli ay giit nga ni Errol. Tahimik na pinagmamastan nga ni Talia ang sagutan nga ng dalawa. Sasama ka kay Mommy? Iiwan mo si Daddy? Nilingon ni Edsel ang kanyang kuya. Natahimik nga si Errol. Tama na yan, halika na rito, Errol. Ayaw mo naman sigurong magalit sa iyo ang daddy mo, diba? Pigil nga niya sa dalawa at marahang hinila nga si Errol upang bihisan. Kung alam lang ng dalawa na ang inang hinihintay nga nila ay siya mismong kasama nila ngayon, magugulat nga sila. Pero hindi maaari dahil isa yung paglabag sa kasunduan nga nilang dalawa ni Eros. Daddy! Tumakbo si Edsel at nagpakarga sa kanyang daddy. Errol, halika! Malambing na tawag pa nga ng maarteng si Stacy na girlfriend nga ng daddy niya. Ngunit hindi ito nakinig sa kanya. Sa halip ay sumunod din ito at tumabi sa kanyang ama. Nagkasalubong ang tingin ni Talia at Stacy. Ikaw ba si Tina? Tanong nga nito. Tumango si Talia. Sa labas kami kakain ng hapunan. Hindi mo na kailangan sumama. Pilit na nginitian nga siya ni Stacy pero alam ni Talia na peke nga yun. Kumuro ba ang pandidiri nga sa mukha nito nang pasadahan nga niya ng tingin mula ulo hanggang paa si Talia. Biglang naniit ang tingin ng dalaga sa sarili dahil sa mapanghusgang titig nga nito. Sumara ang pinto ng kotse. Sinundan na nga lamang ng tingin ni Talia paalis ang sasakyan hanggang sa tuluyan na nga itong makalabas ng gate. Nang araw na yun ay nagawa ngang makapagpahinga ng katawan niya dahil sa pansamantalang paglabas nga ng mga bata nang hindi siya kasama. Ate Tina! Nasa kalagitnaan nga ng pagtulog ang dalaga nang makarinig nga siya ng iilang katok mula sa labas ng pinto. Tumayo nga siya para pagbuksan nga yun. Sino bang kumakatok? Hating gabi na. Sa isip-isip nga nito. O Edsel, Errol, bakit kayo nandito? Nilingon nga niyang paligid pero wala nang ang iba pang kasama, ang kambal. Si Edsel ay yakap nga ang laruan nitong robot. Pwede po ba kaming matulog dito po sa room mo? Marahan nga at antok na sambit nga ni Edsel. Bakit? May problema ba sa kwarto niyo? Alalang tanong ni Talia. Pinapangungot nga si Edsel. Napapanaginipan niya si Mommy. Saad nga ni Errol na siyang sumagot habang kusot nga ang mga mata. Nabulabog din ito sa bangungot ng kanyang kapatid. Sige, pasok kayo. Okay lang ba kung tabi-tabi tayo sa kama? Kiniya nga ni Talia ang dalawa sa kama saka kinumutan nga ang mga to. Good night, Ate Tina! Sabay na sambit nga ng kambal. Good night, boys. Mga anak ko, halos kumiti si Talia nang banggitin nga ng pabulong yon para hindi nga siya marinig ng dalawa. Mahal na mahal kayo ni Mama. Susulitin ko ang mga araw na makakasama ko kayo. Ani nga ni Talia sa kanyang isipan bago siya tuluyang dinalaw ng antok. Kinaumagahan ng magising nga si Talia ay tumulong nga siya sa paghahanda ng almusal. Ate Tina, good morning po! Bati nga ni Edsel bago na upo sa bakanting upuan. Masigla nga nitong hinintay ang pagkain na ilalatag nga ng mga katulong.
Good morning, Ate Tina. Sunod naman si Errol. Dahan-dahan ang nagiging komportable sa kanyang dalawa. Lalo na nga si Errol. Matapos magalmusal, sinamahan na nga ni Talia ang kambal sa playing room ng mga to. Naglaan kasi talaga ang kanilang lolo at lola ng room para sa kanila upang hindi nga ito magkalat ng mga laruan sa buong bahay. Ate Tina, wala ka po bang own family? Natigilan nga si Talia sa naging tanong ni Edsel. Ilang segundo nga bago siya nakasagot. Meron, pero hindi ko sila kasama ngayon. Kagat labi nga niyang pagsisinungaling. Paano ba kasi niya sasabihin siya ang ina nila kung sakali? Kaya nang sabi sa kanya ni Eros ay magugulo lang nito ang lahat. Nasaan po sila? May kids ka din po ba? Pwede po ba silang pumunta rito para may iba po akong kalaro? Boring po kasing kalaro si kuya eh, masyado pong seryoso sa buhay. Hani pa nga ni Edsel. Huwag mo nang guluhin si Ate Tina, Edsel. Mahinang saway naman ang kanyang kuya. Sumimangot na nga lamang ito. Daddy! Kagad na tumayo si Edsel at sinalubong nga ang kanyang ama nang pumasok nga ito nang nakapambahay lamang. Kahit sa simpleng suot lamang ni Eros ay hindi maitatanggi ni Talia na may epekto pa rin ito sa kanya. Hindi niya maiwasang mapatitig sa lalaking dati nga niyang minahal ng sobra. Hindi ka pa po papasok sa trabaho, Daddy? Tumayo na nga rin si Errol para yumakap sa binti ng kanyang ama. Hindi, nag-take ng leave sa work si Daddy. Magpabihis kayo kaya titinan nyo, lalabas tayo. Sagot nga ni Eros. Napatalon-talon sa tuwa si Errol. Sinuntok-suntok pa nga nito ang ere dahil sa sobrang pagkagalak. Yay! Bumaba nga si Edsel mula sa pagkakakarga ng kanyang ama at hinila nga si Talia. Sasama ba sa atin si Ate Tina, Daddy? Kulat na napatitig nga si Talia kay Eros. Umangat naman ang sulok ng labi ng binata bago ito tumango, dahilan upang mapalundag sa tuwa ang kanilang anak. Saan tayo pupunta, Daddy? Excited na sambit nga ni Edsel habang kinakabitan nga ng seatbelt ni Talia. Ganon din si Errol na parehong nasa backseat. Malalaman niyo rin mamaya. Hirit nga ng kanilang ama dahilan upang humagikik nga ang dalawa. Para po tayong isang buong pamilya. Ani nga ni Edsel. Napangiti naman roon si Errol. Inaamin niyang mas maiking hindi kasama ang kanilang tita Stacy dahil masyado nga itong mapangagaw. Ayaw nitong ibinabaling nga ni Eros ang atensyon sa kanila. Samantala kay Talia ay komportable nga ang mga bata. Ibang-iba sa pakiramdam nila sa mapapangasawa nga ng kanilang daddy. Baka may gusto kong daanan. You can tell me. Hindi naman tayo nagmamadali. Tanong nga ni Eros kay Talia habang nagmamaneho nga ito sa kahabaan nga ng EDSA. Wala naman mabuti pala at naisipan mong ipasyal ang mga bata. Ani nga ni Talia. Malaya nga siyang nakakapag-usap dahil abala nga ngayon sa pagbabrowse sa internet ang kambal. Para pag-isipan nga kung saan nga nila gustong pumunta na hindi malayo. Maliban sa pag-aaral ay gusto ko rin silang mag-enjoy. Sa States, hindi sila gaanong nakakalabas. Madalas ngang mag-tantrums itong si Errol dahil gustong lumabas pero hindi na pagbibigyan. Kwento nga ni Eros. Eh si Edsel ba? Napansin kong mahilig talaga siya sa libro ah, tsaka sa arts. Nakikita ko ang mga drawings na iniipon niya sa loob ng box. Mahilig siyang gumuhit ng mga bahay. Ngiti nga ni Talia, hindi nga niya maiwasang isipin na ganon din siya noon. Nagmana siguro sa pinagmanahan. Pag-amin nga ni Eros. Sa akin naman nagmana sa pagiging mahilig sa computer si Errol. Pero hindi mo naman kailangang mag-alala. Kontrolado naman yon para hindi siya masobrahan. Mahinang sambit ni Eros. Siguro naman alam mo na kung kailan ang kaarawan nila. Pati naman siguro yon, hindi ko na kailangang sabihin pa. Parang usapang mag-asawa nga. Yon ang naisip ni Talia ng mga panahong yon. Masaya na nga siyang malaman na hindi napapabayaan ng mga anak nila. Daddy, pili po tayo ng cotton candy. Pagpapakyut nga ni Edsel sa ama upang bilhan nga siya ng paborito. Dad, gusto ko pong sumakay sa octopus. Ayaw naman ni Errol sa kanyang ama.
bahagyang natawa si Talia sa eksena. Paano mo nagagawang i-handle? Sa tuwing hindi, nagkakapareho ang gusto nila. Napakibit-balikat na nga lamang si Eros. Ganito lagi tuwing pumupunta kami sa amusement park. Uunahin ni Ed sa lang pagkain at rides naman kay Errol. Ang gagawin mo, kailangan mo lang ibigay ang pagkain gusto ng isa at dalhin sa pambatang rides ang isa. Errol is still young and adventurous, pero hindi magandang hindi siya magsimula sa pambata bago sa mas matured na mga bagay. Paliwanag nga ni Eros. Tumangot-tangot si Talia. Tama naman ito. Kailangang maranasan ng bata ang maging bata para naman pagkalaki ay makarelate nga sa ganoong bagay. Ate Tina, yuko ka po! Ani nga ni Edsel habang may tinatago nga sa kanyang likod. Nang yumuko si Talia upang magkapantay nga sila, ay isinuot nga ng bata sa kanyang isang plastic na tiara na nabili nga nito kasama ang kanyang daddy. Tada! Tignan mo po daddy! Ikaw po ang king tapos si Ate Tina po ang queen. Kami po ni Kuya Errol ang mga prinsipe. Humagigik nga si Edsel. At si Tita Stacy ang masamang stepmother. Banat nga ni Errol, kaya naman hindi maiwasang matawa ni Talia. Gayon din si Eros. Errol, hindi mo yun dapat sinasabi sa Tita Stacy mo. Dahil magiging mom mo siya soon. Ani nga ni Talia, ngunit napangiwi nga ang dalawang bata. Ayoko pang pakasal ni Daddy si Tita Stacy. Nag-promise po ko kay Mommy na hindi po namin siya papalitan. Bakit ba kailangan ni Daddy magpakasal sa iba? Ani pa nga ni Errol. Para magkaroon kayo ng bagong Mommy, sagot nga ni Talia. Ayaw namin ang bago Ate Tina, pero kung gusto talaga ni Daddy, mas gusto ka po namin para sa kanya. Mas mapait ka nga po kaysa kay Tita Stacy. Nakakatakot siya, saka minsan pinanditilata niya po ko kapag nagre-request po ko ng bagong books kay Daddy. Ani nga ni Edsel, napubuntong hininga na nga lamang si Talia. Hindi na nga nito kaya pang makipag-debate sa mga anak. Kung magsalita ang mga ito ani mo, maagang namulat nga sa magulong mundo ng broken family. Nalulungkot siya sa bagay na yon, kung sana pwede lang nga na maayos muli ang pamilya nila. Pero hindi na nga yun mangyayari. Dahil ang taong mahal niya, ikakasal na nga sa iba. Mayroon lang siyang kaunting panahon upang makasama nga ang mga bata at pagkatapos nun ay babalik na nga sa dati ang buhay niya. Tanggap ko simula pa lang Eros. Tulog na nga ang mga bata at pauwi na nga rin sila sa mansyon ng magsalita si Talia. Alam mo, mahal na mahal ko ang mga bata. Kapag ikinasal kayo ni Stacy, ipangako mo sa akin na hindi mo ipagkakait sa kanila ang pagmamahal na dapat na kailangan nila na ibigay ng isang ina. Sandaling nahinto si Talia upang pigilan nga ang pag-agos ng mga luhang nais kumawala sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala dahil hindi ko sila kukunin. Sa ating dalawa, ikaw ang higit na makakapagbigay sa kanila ng mga bagay at luho nila. Ang mga makakabuti sa kanila. Salamat dahil binigyan mo ko ng pagkakataon na makasama ang mga bata. Hindi nakaimik si Eros. Hindi ka ba galit dahil inilayo ko sila sa iyo? Nakangiting umiling nga si Talia. Yun din naman, ang sa tingin kong tama, naiintindihan ko kung kinailangan mo akong gamitin para makuha mo nga ang yaman mo. Yun naman ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Masaya akong makita ang mga bata kahit pa alam kong panandalian ko lang silang makakasama. Mahimig ng pait sa wika nga ni Talia. Nang makarating na nga sila sa mansyon, ay sinalubo nga sila ni Stacy sa pasilyo patungo sa kanilang sala. Eros, saan ba kayo galing? Alam mo bang kanina pa ako naghihintay dito? Reklamo pa nga sa harapan nga ni Eros karga nga si Errol. Si Talia naman ay karga sa Edsel. At lumabas kayo kasama tong maid nyo? Pwede mo naman akong tawagan para ako na lang sumama. Tutal, wala naman akong ginagawa. Saad pa nga nito? Napatikim nga si Talia. Iakyat lang namin itong mga bata, Stacy. Hintayin mo ako rin sa sala. Seryosong saad nga ni Eros. Nang mapansing hindi komportable, si Talia na nag-aaway nga sila sa harap nito. Matapos sila pag nga sa kamang kambalik kaagad na lumabas nga si Eros
para balikan si Stacy sa baba. Asa na ba yung cellphone ko? Abala nga si Talia sa paghahanap sa kanyang sling bag nang maalala niyang naiwan niya nga ito sa kanyang kwarto. Kaya naman tumayo nga siya at lumabas sa kwarto ng kambal para na nga rin makapagbihis na. Talia Lopez, siya ang ex mo, di ba? Sumalubong nga kay Talia ang sagutan ng dalawa sa hallway. Hindi pala naghintay si Stacy sa sala, kundi sumunod dito sa dalawa kanina. Akala mo ba? Hindi ko malalaman, Eros. Ngayon na ako nagsalita kasi akala ko aalis din siya kaagad. Pero bakit halos dito na yan tumira? Minsan ko na kayong narinig ni tita na nag-uusap tungkol sa lecheng babaeng yan. Isinama mo ba ako rito para lokohin? Sigaw nga ni Stacy. Mapabuntong hininga si Eros. Hinaan mo ang boses mo, Stacy. Pigil nga rito ng binata. At bakit? Dahil baka malaman ng iba rito na binabahay mo yung ex mo na kabit mo na ngayon? Manloloko ka? Ano bang itinatago mo sa akin? Huwag mong sabihin ng babaeng yun din ang nanay ng mga anak mo. Kikil na sambit nga ni Stacy. Napasigaw nga ito ng malakas ng titig lamang ang nakuhang sagot kay Eros. Hindi ka pa ba kontento? Napakakasalan kita, Stacy? Malamig na sambit ng binata dahilan upang tumapo ang mainit nga na kamay ni Stacy sa kanyang pisngi. Sa tingin mo ba, magpapakasal pa ako sa'yo sa lagay na yan? Paano ako papakasalan ang isang lalaking hanggang ngayon hindi pa nakaka-move on sa ex niya? Marahas na pinulot nga ni Stacy ang kanyang bag na ibinagsak nga nito sa sahig. Alam mo, Eros, mas mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Hinubad na nga itong singsing at tinapon na nga sa kung saan. I'm breaking up with you, Eros. Babalik na lang ako sa States. Magpakasaya ka rito. Sa simula pa lang, ayoko naman talagang magpakaina sa anak mong hindi naman nagkaling sa akin. Tinalikuran nga siya ni Stacy at mabilis nga itong naglakad, paalis. Huminga ng malalim si Eros. Napasintido siya. Hanggang anong oras mo balak magtago riyan? Nanigas si Talia sa kinatatayuan. Alam niyang siya ang ibig sabihin ni Eros. Marahang nagpakita si Talia at nakayukong binaybay ang pasilyo para lampasan nga si Eros. Dahil nga sa nasaksihan niya kanina, wala nga siyang mukhang maihaharap. Alis ka rin? Mahinahon nga na tanong ng binata dahilan upang mapahinto nga siya. Hindi, may kukunin lang ako sa kwarto. Pagkasabi, mabilis nga siyang naglakad paalis. Napasandal si Talia sa pinto pagkapasok nga niya sa kwarto. Masyadong mabilis ang tibok ng kanyang puso. Totoo kayang narinig nito kay Stacy kanina? Na hanggang ngayon ay mahal pa rin siya ni Eros. Malalim na nga ang gabi nang bumaba na nga si Talia para uminom ng tubig sa kusina. Nagulat nga siya ng maabutan si Eros na nakasalampak nga ang mukha sa ibabaw ng lamesa. Sa harap nga nito ay isang mamahaling alak na paubos na nga. Marahang kumuha nga ng basong dalaga at nagsalin nga ng tubig sa baso ng merong mainit na kamayang yumapos sa kanyang bewang. Nanlaki ang kanyang mga mata nang marinig niya ang mahinang hikbi ni Eros. San ka pupunta? Iiwan mo ba ako? Maghihiganti ka? Ba't ako naman iiwan mo? Ani nga ng lalaki sa paos na boses. Hindi makaimik si Talia. Eros, hindi tuluyang nakapagsalita ang dalaga nang lalong hipitan nga ni Eros ang pagkakayakap sa kanya. I love you. Huwag kang umalis, please. Pagmamakaawa nga ng lalaki. Huminga ng malalim si Talia. Ani may nawalan ng pagkauhaw. Binaba nga sa lamesa ang baso at ibinalik sa ref ang tubig. Eros, lasing ka na. Bumitaw ka at ihahatid kita sa kwarto mo. Hinarap nga niya si Eros. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. Hindi ka alis? Ano may bata nga itong naagawan nga nang kendi kong magsalita. Hindi ako aalis. Halika na, ihahatid na kita. Ani nga ng babae at marahan itong inalalayan patayo. Marahang pinahiga ni Talia si Eros sa kama. Bukas ang botones ng suot nga nitong long sleeves. Yun ang suot nito kanina nung umalis sila.
Papupuntahin ko si Nadia rito. Natigilan nga si Talia nang hawakan nga siya nito sa pulso. San ka pupunta? Paos na tanong nga ng lalaki. Alam mo ang kulit mo. Halos matawa nga ang babae. Para bang takot na takot nga itong maiwan kung magsalita. Babalik na ako sa kwarto ko. Baka nandun na naman ang mga anak mo dahil madalas magkaroon ng bangungot. Mga anak natin, napapikit na sabi ulit ni Eros. Alam mo Eros, lasing ka, bitawan mo ako at babalik na ako sa kwarto. Ani naman ni Talia, sasama ako sa iyo. Git pa nga ng makulit na lalaki. Sarkastikong natawa si Talia. Anong sasama ka? Eh, hindi ka nga makabangon dahil sa klasingan eh. Baka mamaya isipin ng mga anak mo lasengko kasi ka. Sandaling natawa si Eros. Hindi ka pa rin nagbabago. Nakakatawa pa rin ang biro mo. Napapasaya mo pa rin ako. Naningkit ang mga mata ni Talia at tuluyan nang kinalas ang pagkakahawak sa kanya ni Eros. Mababaw naman ang kaligayahan mo talaga. Mapagpanggap ka lang. Babalik na ako sa kwarto. Kausapin mo ako bukas kapag wala na yung alak sa katawan mo. Aning nga ni Talia at tuluyang lumabas ang kwarto. Sa nagdaang mga araw, nanatili nga ang pag-iwas na Talia kay Eros. Minsan lang din itong umuwi dahil ayon sa kaibigan niyang si Rina, marami daw itong tinatrabaho. Nagsilbing mata nga ni Talia ang kaibigan sa trabaho lalo pat hindi na nga niya alam kung makakabalik pa ba siya roon. Kayong nakapasa na nga siya ng resignation paper. Bakit ka ba kasi pumayag na maging nani ng mga Junakis ni Sir Girl? Kung nahihirapan ka na, pwede ka namang umalis doon o di magpalit tayo. Hagik-gik pa nga ni Rina mula sa kabilang linya. 5 buwan lang ako rito. Baka pagtapos mag-apply ako sa ibang kumpanya. Ani ni Talia, sabihan mo ko kung saan, okay? Alam mo namang loyal ako sa iyo eh. Kung saan ka roon, doon din ako. Sabihin mo lang sa akin kung saan kumpanya para makapag-apply din ako. Wala nga kasing iwanan, di ba? Nakangiting binabangan ni Talia ang tawag. Medyo tinamaan nga siya ng hiya. Lalo pat ang dahilan lang naman ng pagtawag niya roon ay para alamin kung maayos ba ang kalagayan ni Eros. Lalo na't kagagaling lamang nito sa breakup. Sa tingin mo, Nadia, malungkot kaya si Eros? Dahil naghiwalay sila si ni Stacy? Ani nga ni Talia habang tumutulong nga sa paghahain. Konti siguro, pero alam mo naman. At alam natin lahat dito na hindi talaga mahal ni Sir si Ma'am. Kapag nagmahal ang isang tao, malalaman nyo nung mga nakapaligid sa kanila. Sagot nga ni Nadia. Napakunot noo nga ang babae. Paano mo naman nalaman? Kuryosong tanong ni Talia. Siguro may ibang mahal si Sir. Ayoko nang makichismis sa bagay na yan, baka marinig pa tayo ng iba tapos matanggal pa tayo sa trabaho. Pulong ni Nadia bago nila hininto ang pag-uusap. Lumipas nga ang halos 2 buwan. Mayroon na nga lamang 3 buwan para makasama ni Talia ang mga bata. Nagising siya sa init ng yakap ng maliliit na mga ito sa kanyang magkabilang gilid. Napangiti siya. Paniguranong masasanay nga siya sa ganito dahil sa pagalis sa mga bata ay matutulog na nga na naman siya nang mag-isa sa buong buhay niya. Pipikit na nga sana siyang muli nang mahagip nga ng kanyang tingin ang bulto ng lalaking nakahiga sa gilid ng kama habang pinagmamastan siya. Good morning! Bati nga nito sa kanya. Lumuwa ang mga mata ng dalaga ng mapagtantong hindi ito isang panaginip. Bakit para kang nakakita ng multo? Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong nga ni Talia. Bakit bawal pa ba ako rito? Nasa bahay ka ng mga magulang ko, Miss Lopez. Kaya masasabi kong nasa pamamahay na rin kita. Ani nga ng lalaki. Lumabas ka Eros. Baka magising ang mga bata. Banta pa nga ni Talia. Tapos? Maging mabait ka na naman sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang kasal ko. Ngisi nga ni Eros. At bakit ngayon akong sinisisi mo? Tignan mo nga ang sarili mo. Hindi ka man lang malungkot kayong hiniwalayan kita. Mahinang sambit ni Talia. Nagtaas nga ng kilay si Eros. Hindi worth it kung hindi para sa'yo.
Napakagatlabi nga. Si Talia, ito na, bumalik na ang dating Eros. Nagsisimula na naman siyang matakot para sa puso niyang madali nga nitong madali. Kaya naman iisipan nga niyang hindi magpatalo. Marahang bumangon nga si Talia para hindi magising ang mga bata. Anong nangyari sa deal natin, Quaris? Baka nakakalimutan mong may kasunduan tayo. Nandito ako para alagaan ang mga anak ko. Maliban na lang kung ibibigay mo na sila sa akin. Ani nga nito sa mapaglarong boses. Ibibigay ko lang sila sa'yo kung kasama ang libre. Ani ni Eros dahilan ng pagkunot nga ng noo ni Talia. Ano ang libre? Tanong nga nito. Ako, sagot nga ni Eros. Napangiti na nga lamang si Talia. Nasisiraan na nga ata talaga ang lalaki. Iha, wala kang pinagbago. Ang sarap mo pa rin talaga magluto. Hindi nagsisinungaling ang anak ko nung sabihin niya sa aking tumaba siya nung ikaw ang kasama niya. Puri nga ng ina ni Eros kay Talia nang tikman nga nito ang luto nga niyang curry. Hindi naman po tumaba si Eros noon kami. Naihiyang sambit nga ng babae. Hindi niya nakalang nakukwento nga siya ni Eros noon sa ina kahit pa hindi niya nga ito kailanman nakilala. At wala din siyang ideya ng ina pala ng binata ang nagpaaral nga sa kanya sa kolehiyo. Sus, nag-gym lang yon dahil takot na iwan mo. Nabanggit niya kasi sa aking mahilig mong hawakan ang abs niya. Tuwang-tuwa ang Donya habang kausap nga siya. May iba tayo, iha. Paano nga ba kayo nagkakilala ng anak ko? Pagkasabi noon ay nanumbalik nga kay Talia ang lahat ng pangyayari mula simula at huling pagkikita nilang dalawa. Huminga ng malalim ang dalaga bago nagsimulang magsalita. Waitress po ako sa bar nung nagkakilala kami. Madalas po siya noong pumunta at tuwing naroon siya, palagi akong gusto niyang umasikaso sa kanya. Nung panahon po na yun na nag-offer siya sa akin, ani nga ni Talia. Anong offer? Tanong ng Donya. Maging fake girlfriend po niya ako. Pumayag po ko. Ang totoo po, alam ko noon na balak niyang magkaanak sa akin. Pagkatapos aalis siya pero pumayag pa rin po ako. Mahal ko eh. Pinigay ko po lahat. Pero wala naman ho akong may pagmamalaki. Hindi ko alam noon kung mahal niya rin talaga ako. Kaya nung kinuha niya at inilay ang mga bata, wala na po akong nagawa. Kasi sa aming dalawa, alam ko naman na mas may kakayahan siyang ibigay ang lahat ng pangangailangan ng kambal. Ano lang naman po ako, di ba? Waitress! At walang natapos ng mga panahon na yon. Ngumiti ng mapait si Talia. Kayon pa man, hindi siya magsisisi. Masaya siyang hindi naranasan ng mga bata ang paghihirap na naranasan niya. Maraming salamat, Talia, sa lahat ng sakripisyong ibinigay mo para sa anak at mga apo ko. Ani nga ng Donya. Umiling si Talia. Ako nga ho ang dapat na magpasalamat sa inyo, mami. Kasi ho, kung hindi po dahil sa inyo, hindi ako makakapagtapos ang pag-aaral. Ang laki po nang naitulong niyo sa akin. Pasasalamat nga ng babae. Lumapit nga ang Donya sa kanya, niyakap nga siya. Ang tanging bagay na makapagpapasaya sa akin ay ang maikasal sa anak ko, iha. Lumuwa ang mga mata ni Talia nang marinig yun mula sa Donya. Alam ko ang tungkol sa kasunduan niyong nito. At alam kong mas magiging masaya ang mga bata kung sasabihin niyo sa kanila ang totoo at ayusin ang pamilya niyo. Natikom nga ang bibig ni Talia. Gustuhin niya man, hindi nga siyang nasa pwesto para magdesisyon. Hindi niya pwedeng pangunahan si Eros. Matapos makapagluto nga, bumalik nga sa kanyang kwarto si Talia para gisingin na nga ang mga bata. Hanggang ngayon kasi ganun pa rin ang status ni Edsel. Binabangungot pa rin ito. Nagulat nga siya nang maabutang nakaupo si Eros sa dulo ng kanyang kama at sa harap nito ay tuwid na nakatayo ang kambal. Nang makita siya, tumakbo ang mga to sa kanya at yumakap. Mommy! Sabay na sambit ng dalawa. Nagulat si Talia dahil sa salitang lumabas sa bibig ng mga bata. Ano nga ulit yun, Mommy? Nabaling nga niya ang tingin kay Eros. Yan na, nasabi ko na.
Sinabi ko na sa kanilang ikaw ang mami nila. Napahinto nga. Bakit? Akala ko ba? Nahinto sa pagsasalita si Talia nang kalabitin nga siya ni Edsel. Mami, hug! Taas pa nga ni Edsel sa parehong kamay. Animoy may mainit na humaplo sa dibdib ni Talia nang yakapin nga niyang kambal. Napapikit siya sa kakaibang init ng haplos ng mga to na parabang kitagal na nangulila nga sa kanya. Mami, bakit ngayon ka lang po? Matagal po kaming naghintay. Sorry po, hindi ko po alam at masyado po akong naging pasaway sa inyo. Iyak pa nga ni Errol. Pinatahan nga ito ni Talia. Ayos lang, baby. Nandito na si Mommy. Hindi magkamayaw nga sa sayang pusa ni Talia. Kakaiba para sa kanya lalo na ngayong hindi na nga niya kailangang itago sa mga batang katotohanan. Yumukod si Eros para pumantay sa kanyang maghina. Gustong humingi ng tawad ni Daddy dahil inilayo ko kayo sa Mommy niyo. Mapapatawad niyo pa ba ako? Mabilis na tumango sina Errol at Edsel. Daddy, ang importante po magkakasama na tayo ni Mommy. Nakangiting sambit nga ni Errol. Tama po si Kuya Errol, happy po kami, nabuo na po tayo. Pagsang-ayo naman ni Edsel. Bumungad nga sa kanilang makulay na hardin nang baybayin nga ni Eros at Talia ang likod na bahagi ng kanilang bahay kung saan naroon ang gazebo ng mansyon. Ano nang plano mo? Panimula ni Talia. Pinagkrus nga niyang pareho ang kamay sa dibdib sa tabi niya nakatayo si Eros. Babalik lang kami ng States. Kung sasama ka, amay kita po tayo, Talia. Magsisimula tayo ulit. Ani nga ni Eros. Rebound ba ako ha? Kakabreak nyo lang ni Stacy ah. Kunot noong sagot ni Talia. Hindi ko siya kailanman minahal, Talia. Simula noon hanggang ngayon, ikaw pa rin. Hindi ako nagmahal ng iba. Giit ng lalaki. Pero dapat ay magpakasal ka sa kanya, di ba? Nilingon ni Talia ang lalaki na kanina pa nga nakatitig sa kanya. Kagaya nga ng sinabi ko noon sa'yo, akala ko noon ang tama. Ay iyon, kagaya lang din ang ginawa ko noon. Napatunayan ko lang na marami na akong mga maling bagay na napagdesisyonan. Sinubukan kong mahalin si Stacy para makalimutan ka, pero wala ang nangyari. Ikaw pa rin, Talia. Sinubukan kong paniwalain ang sarili ko na galit ako sa'yo. Pero ang totoo niyan, wala naman talaga akong karapatan dahil ako ang may kasalanan. Malumani na sagot nga ng lalaki. Mahal mo ba talaga ako, Eros? Tumangutango si Eros habang namumungay ang mga mata. Mahal kita. Alam kong nagkamali ako dati. Dahil sa tingin ko, hindi tayong pwedeng magsama. Masyado pa akong immature noon. Naisip ko, ano na lang mangyayari sa atin? That time naisip ko na siguro nga hindi talaga tayo bagay gaya ng sinasabi ng iba. Totoo niyan, sa puso ko ikaw lang naman talaga ang gusto. Sad nga ni Eros. Para patunayan na talagang mahal mo ko, pumunta ka sa amin. Harapin mo ang mga magulang ko. Sad nga ni Talia. Labis na naapektuhan nga ang mga pamilya noon ni Talia dahil sa mga ito nga siya dumulog nang iwan nga siya ni Eros dala ang mga anak nila. Kung mahal talaga siya ni Eros, papayag siya sa gusto niya na pormalitong magpakilala sa mga magulang niya. Gustong malaman ni Talia kung ngayon ay hanggang saan ang kanyang gagawin o kayang gawin para maayos ang pamilyang siya ang sumira. Haharapin ko sila. Ngayon, ako naman ang lalaban para sa atin, Talia. You've done enough. Sa mga nagdaang taon, wala kang ibang ginawa kundi magdusa. Ngayon, ako naman ang aayos ng lahat ng gusot na sinimulan ko. Basta bumalik ka lang sa amin ng mga bata. At araw-araw kong papatunayan na mahal talaga kita at nagsisisi ako sa nagawa ko dati. Sagot naman ni Eros at mahinang pinisil ang kanyang kamay. Ramdam nga ng babaeng sinseridad sa boses ng lalaki. Malamig ang hangin na bumungad sa kanila sa probinsya. Bumaba na nga sila ng kotse kasama ang sabik na nga na sila Errol at Edsel. Ngayon lang kasi nakapunta ang mga to sa ganoong lugar. Ate Talia! Kumaway sa kanila si Tony.
ang bunsong kapatid niya. Nay Tay, andito si ate. Pumasok nga ito sa kanilang bahay. Ito ang bahay namin. At yung 2 hektaryang lupa, amin mismo. Sinasakin nila tatay. Ani nga ni Talia. Kay Eros. Sariwang hangin dito. Mabuti nang makapag-relax din ang mga bata. Sagot naman ng lalaki. Daddy, mommy, tignan niyo po ang dami pong mga manok. Turo pa nga ni Edsel sa mga manok na alaga nga ng kanyang lolo at lola. May carabao din! Ngiti naman ni Erol. Masaya si Talia dahil nagustuhan nga ng mga to ang probinsya. Hindi pinalaki ni Eros na maarte ang mga bata kahit pasanay nga ito sa mga mamahaling bagay. Talia anak! Malapad ang ngiti ng kanyang ina nang dali-dali nga itong naglakad para lapitan sila. Nako, mabuti naman at naisipan mong bumisita at may mga bisita ka pang kasama. Halina kayo sa loob. Ayaw nga nito sa kanila. Nako, ipagluluto kita ng mga paborito mo anak. Alam kong nagutom kayo sa biyahe. Anay, si Eros po. Ani nga ni Talia, dahilan para maglaho ang kaninang malapad nga. Nangiti na labi nga ng kanyang ina. Hindi ba't ito yung lecheng lalaki na iniyakan mo noon? Anong ginagawa nito dito, Talia? Galit na sambit nga ng kanyang ina. Magandang araw po. Nandito po ako para formal na hingin sa inyo ang kamay ng anak nyo. Na kayo kong bati nga ni Eros. Saka ito naman po sina Erol at Edsel Nay. Kambal po sila. Sila po ang mga anak namin. Ani nga ni Talia dahilan upang nagulat nga na dumako nga ang tingin ng kanyang ina sa kambal. Pero ang totoo, masaya naman siya na makita nga ang mga cute na bata. Magandang araw po, Lola. Bati nga ng mga to. Naku mga apo ko. Muling sumigla ang boses ng ginang. Manang-manan sa'yo, Talia. Malakas talaga ang dugo natin. Ronald, halika dito, bilisan mo. Excited na tawag nga ng ina sa asawa nitong kararating lang galing bayan. Talia nako, akala ko naman kung sinong kotse yung nakaparada, umuwi ka pala anak. Sino naman tong mga bata? Usyoso nga ng ama. Mga apo mo, hindi ba't kayo gagwapo? Ani nga ng kanyang ina, pasok tayo sa loob at namumula na dahil sa sikat ng araw tong mga bata, mag-usap tayo mamaya, Talia. Pilin nga nito. Bakit ka nga ulit nandito, iho? Kasang kile na tanong nga ng ina ni Talia. Hindi pa rin ito makalimutan kung paano umiyak ng husto ang dalaga nung panahong iniwan siya ni Eros. Nandito po ako para formal na hingi ng kamay ng anak niyo, ma'am. Magalang nasagot ng binata. Eh, ikaw naman, Talia. Ani nga ng kanyang ama. Kaya nga po nang sinabi ni Eros, nandito po kami para formal na magpaalam sa inyo. Sad nga ng babae. Paano kung hindi kami pumayag ng tatay mo? Muling tanong ng ina. Kinabahan ng gusto si Eros. Pumako ang tingin niya sa kanyang kamay na hinawakan at pinisil nga ng marahan ni Talia. Sasama pa rin po ako sa kanya, Nay. Kahit anuman po maging desisyon niyo. Oho, hindi naging maganda ang nakaraan namin pero sisikapin po naming magsimula ulit kasama ang mga bata. Paliwanag nga ni Talia. Tumikhim ang kanyang ama. Yun naman pala eh. Kung ganun, tapos na ang pag-uusap na to. Saka na ninyo pag-usapan ng kasal pagkatapos natin kumain. Masamang magpalipas ang gutom at hindi dapat pinaghihintay ang pagkain. Halina kayo at magnanghalian na tayo. Ayaw nga ng kanyang ama. Lumuwag nga ang pakiramdam ni Eros, gayon din si Talia. Pinigyan nila ng munting ngiti ang isa't isa bago sila sumunod sa kusina para kumain. Balak niyo bang magpakasal sa taong to? Habang kumakain ay yun ang tanong nga ng kanyang ina. Si Edsel at Erol naman ay abala sa pagkain habang aliw na aliw sa mga ito si Tony. Wala pa ho kaming napag-uusapan, Nay. Pero siguro po hindi muna. Baka sa susunod po. Maghihintay lang po ako, ma'am. Kung kailan handa ang anak nyo. Ako ho, ready naman po anytime. Kung gusto ni Talia at kung kailan siya ready. Sad nga ni Eros. Nanay na lang o mama ang itawag mo sa akin. Iho, para saan pati kakasal naman tayo? Ani nga ng ina ni Talia. Ngumiti at tumango si Eros. Daddy, pwede po tayong pumunta ulit dito sa susunod?
Ang saya po rito. Nakangiting sambit ni Edsel. Sinabi mo lang yon dahil kanina ka pa natatawa sa mukha ni Tito Tony Edsel. Paglaglag nga ni Errol sa kapatid. Hay nako. Sa kabulastagan talaga Ate Talia halatang sayo nagmana. Panat nga ni Tony dahilan upang magtawanan nga sila sa hapag. Kinabukasan na isipan nga nilang umuwi ng Manila. Hindi pa sila pwedeng magtagal dahil maraming naiwang trabaho si Ero sa opisina. Si Talia naman ay balak bumalik sa trabaho. Naisipan niyang wag na nga lamang lumipat at nanatili nga sa kumpanya nila Eros. Buti na isipan mong bumalik. Ready na sana akong mag-print ang resignation. Biro nga ni Rina habang nakasandal sa swivel chair katabi ni Talia. Dito na ako, hindi na ako alis. Pero teka, ano yung kanina? Nakita ko sabay kayong pumasok ni Sir Pogi ah. Anong ibig sabihin nun? Inaagawan mo ba ako ha? Pabirong naggagalit-galitan pa nga na saad ni Rina. Babe, biglang nanigas nga sa upuan si Rina nang marinig ang pamilyar na boses. Ito ng kape mo. Nilapag nga ni Eros ang tasa ng kape sa table ni Talia. Salamat. Ani nga ng dalaga. Huwag mo munang madaliin yan. Pwede pa naman yan sa Biyernes na ipase. Sabay tayong mag-lunch, okay? Pupunta rito ang mga bata. Masuyong sabi nga ni Eros. Tumangutang si Talia at hinalikan siya nito bago nga tuluyang bumalik sa sariling opisina. Talia, Diyos ko, ano yun? Kayo na ni Sir? Gulat na niyugyug nga ni Rina ang kaibigan. Hindi ko pala nasabi sa'yo. May mga anak na rin kami. Pasensya na kung kailangan mong maghanap ng ibang magugustuhan. Kunwari ay malungkot na sagot ni Talia bago tuluyang natawa. Ani may nabudbura ng asin sa sobrang kilig nga si Rina. Parang kwento nga ito sa libro kagaya ng nababasa niya. Nang sumapit ang tanghalian, pumunta nga si Talia sa opisina ni Eros at naabutan nga itong nagtutumawa kasama nga ang kanilang mga anak. Mommy, nandito ka na po. Kumain na po tayo. Tumulong po kami kanina sa pag-prepare ng pagkain niyo ni Daddy. Masayang wika nga ni Errol. Hindi na nga ito bugnutin kundi nagiging palatawa na nga rin kagaya ni Edsel. Naku ma'am, tumulong nga ho sila sa amin. Muntik pa nga ho siyang nasunog dahil nga po tumulong ang mga bata. Natatawang sang-ayon nga ni Nadia at napakamot na nga lamang. Napangiti si Talia. Thank you babies. Hinagkan nga nito sa nuwang kambal. Si Eros naman sa gilid ay napasimangot. How about me? Baby mo rin ako, 'di ba? Paglalambing pa nga ng lalaki na animoy na agawan nga ng candy. Hindi ka na bata, Eros. Kaya tumigil ka riyan at nagugutom na ako. Marami pa akong designs na kailangang tapusin. Ani nga ni Talia. I'm your baby before. Bago sila. Gusto ko rin ng halik mo. Bukod pa ron, hindi mo nga sinabi na kailangan madaliin ang trabaho mo. Kasi hindi pa naman yung kailangan kaagad. Cute nga ni Eros. Umandar na naman kasi ang pagiging adik nga ni Talia sa trabaho. Yumukod nga si Talia para halikan nga sa labi si Eros dahilan upang mapapikit nga ito. Huwag kang masyadong mag-alala sa akin. Magpapahinga naman ako kahit papaano. Malambing na niyakap nga ni Talia ang binata. Si Eros naman ay nilubog nga ang kanyang mukha sa tiyan ng dalaga. Ikaw yata tong pagod eh. Kumain na nga tayo. Masaya nga nilang pinagsaluhan ng pagkain. Naaliwang dalawa sa mga kwentong ibinibida nga ng kambal sa kanila. Matapos magpahinga, pagkatapos nga nilang mananghalian, kaagad na nga silang bumalik sa trabaho. Balak kasi ng dalawang umuwi nang maaga para nga kahit papaano ay makapaglaan nga ng mas maraming oras sa kambal. At sa huli kinasal nga ang prinsesa sa prinsipe at sila'y naging hari at reyna. Nagkaroon sila ng dalawang anak at namuhay nga ng mapayapa. Tulog na ang kambal nang basahin nga ni Talia ang huling bahagi ng kwento ng storybook. Inilapag nga niya sa bedside table ang libro habang kinukumutan nga ni Eros ang mga bata. Masaya akong makasama sila ngayon.
Pero nanghihinayang din ako sa mga taong hindi ko sila naalagaan. Ani nga ni Talia, habang haplos ang noon ni Edsel. Anong itsura nila nung mga bata sila? Kaano sila kapasaway? Pinahirapan ka ba nila? Mahina nga silang nag-usap upang hindi magising ang kambal. Oo, pero syempre sulit naman ang lahat ng yun. Halos araw-araw ko silang kinukuhanan ng litrato kasi naisip kong hindi na sila babalik sa panahong yun. Hindi na sila magiging sanggol ulit. Ang mga baby pictures ay nasa kwarto natin. Itinabi ko sa isang kahon para kapag gusto kong balikan ang mga panahong kaya ko nga pa silang kargahin ay may mababalikan ako dahil hindi naman literal. And you know what broke me most, Talia? Naluha ako nung narinig ko ang unang salitang lumabas sa bibig ni Edsel ay mommy. Yun ang mukhang bibig niya. Hindi ko alam kung saan niya narinig pero narinig ko mismo yon sa kanya ng tatlong beses. Tuluyang tumulo ang mga luha sa mga mata ni Talia. Ganon din ang unang salitang sinabi ni Errol. Doon ko napagtanto kung gaano kamali ang ginawa ko. Sa atin noon, dapat pala inilaban din kita. Pero gago ako eh. Inuna ko noon ang sarili ko. Ang yaman. Hinaplos ni Talia ang pisngi ng binata. Eros, huwag na tayong manirahan sa nakaraan. Mag-focus na lang tayo sa ngayon kasi hindi na natin mababago ang nangyari. Magsimula na lang tayo ulit. Marahang tumango si Eros at hinawakan ang kamay ni Talia sa kanyang pisngi. Kung kayo ay kayo talaga. Maraming nagsasabing ganyan ang pag-ibig na kung kayo ang para sa isa't isa, tutulong nga ang mundong ipaglapit kayo anuman ang mangyari. Nakangiting naglakad nga sa aisle ang pinakamagandang bride na nasilayan nga ni Eros. Halos maluha siya nang sa wakas ay nakauwi na nga siya sa kanyang tunay at itinuturing na unang pag-ibig. Napaganda mo. Bulong nga nito sa dalaga ng namula ng husto sa sinabi niya para silang mga teenager na kinikilig sa isa't isa. Sa wakas anunsyo na nga ng pare, Humino kiss the bride. Puros palakpakan ng mga bisita ang namayani sa paligid. Ang iba, nag-iiyakan nga lalo na nga ang kanilang mga magulang dahil sa tuwa at galak. Si Errol at Edsel naman ay abot matangiti habang pinagmamastan ang kanilang magulang. Kahit ano pa ang ibigay nila sa akin para lang iwan ka, hindi ko na talaga tatanggapin, Talia. Ikaw at ang mga anak natin, ang yaman ko. Kapag nawala kayo, bale wala ng lahat ng bagay dito sa mundo. Isinusumpa kong mamahalin kita at mas mamahalin pa. Matapos yung bigkasin, siniil na nga ng halik ni Eros si Talia. Animoy nakangiti nga ang puso ng bawat isa. Akalain nga naman, sino pa ang mag-aakalang kahit pinaghiwalay na ng panahon, animoy bumerang nga silang babalik at babalik pa rin sa piling ng bawat isa. Mabilis na lumipas ang araw at sumapit ang ikalimang anibersaryo nila Talia at Eros. Naisip na nga lamang na magbakasyon nga sa New York bilang selebrasyon kasama ang kanilang mga anak. Teka, si Stacy ba yan? Ani nga ni Talia kay Eros nang dumako ang tingin niya sa babaeng may kargang 2 taong gulang na sanggol. Talia! Lumuwa nga ang mata ni Stacy. Ikaw nga! Anyway, this is my husband, Lander. This is Eros and Talia, my friends from the Philippines and also Errol and Edsel, their sons. Pagpapakilala nga ni Stacy. Hindi man nanyayahan sa kasal, ay hindi sumama ang loob ni Stacy sa dalawa. Sa halip na hiya nga ito sa inasal dati, pero nagbago na nga siya ngayon. Kamusta ka na, Stacy? Ito masaya. At masaya rin ako na masaya kayo. Sorry sa nangyari dati, ha? Huwag mo nang isipin yun. Basta, hindi na tayo dapat mamuhay pa sa nakaraan. Thank you, Talia. Tama si Karen. Sobrang busilak ng puso mo. Siya nga pala, see you around. Mag-enjoy kayo. Naku, mga binata na sila. Ngiti pa nga ni Stacy sa dalawa. Matapos ang sandaling yun, marami nga silang pinuntahang magagandang lugar at kumuha ng litrato bilang memories. Mommy, kapag lumaki ako, gusto ko po ng mapapangasawang tulad mo.
Nakita ko po kung gaano mo po mahalin si Daddy sa kaalagaan. About that po ang swerte po namin ni Kuya Errol kasi kayo ang mommy at daddy namin. Sumandal nga si Edsel sa balikat ng kanyang ina. Si Errol ay sumama nga sa kanyang daddy para bumili ng pagkain. Naiwan ang mag-inang nakaupo sa isang metal bench. Gusto mo bang maging katulad ng daddy mo balang araw? Ani ni Talia ngunit umiling si Edsel. Better than dad po, gusto pong maging perpektong asawa. Sagot nga ni Edsel. Hindi anak, walang perpekto sa mundo. Lahat tayo nagkakamali at ayos lang yun dahil parte yun ng buhay. Pero ang mahalaga, dapat natututo tayo sa bawat pagkakamali natin at hindi na natin uulitin. Basta mahalin mo ang mapapangasawa mo, kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo dahil hindi lang siya asawa, kundi kabiyak ng puso mo. At ipinagkaloob ng Diyos, iwanag nga ni Talia. Ilang minuto ang lumipas ay nakabalik na nga rin ang kanyang magama kaya pumihit na nga rin sila. Anong pinag-usapan niyo ni Edsel kanina? Tanong nga ni Eros habang naglalakad-lakad nga sila. At gabi na at naisipan nga nilang lumanghap ng sariling hangin sa labas at iniwan muna sa hotel ang kambal, napagod at kasalukuyang natutulog. Sinabi niya sa akin na gusto niya ng asawang katulad ng mommy niya. Talaga? Ano namang sabi mo? Baka naman bukas o sa makalawa, 15 anyos palang mag-asawa na yun. Biro pa nga ni Eros sa asawa. Natawa na nga lamang ang babae. Sinabi ko na lang na huwag babaan ang tingin sa babae. Kilala mo naman yun sa Edsel, puro libro ang kaharap. Kaya nakakapanibagong marinig siya na nagsasabi ng ganun. Ang bilis ng panahon no? Baka paggising ko alis na sila sa bahay para bumuo ng sariling pamilya. Sad nga ni Eros. Kaya dapat, sulitin natin ang mga panahon na magkakasama tayo. Ngayon naintindihan ko ng mga magulang ko may tamang panahon pala para mag-asawa. Mahirap para sa mga magulang na pagmasdan ng anak nilang paunti-unting bumubuo ng buhay malayo sa kanila. Sinandal ni Talia ang ulo sa balikat ni Eros. Ang kamay nito ay nakayapo sa kanyang bewang. Gusto ko pa ng maraming bukas kasama kay Eros. Kasama ang mga anak natin. Ngumiti nga ito. Ako rin. Kaya sana hindi ka mapagod na mahalin ako. Kasi ako, Talia. Hindi ako mapapagod, mas lalo pa kitang mamahalin. Kayo ng mga anak natin tuwing sumasapit ang umaga, ikaw ang bubungad at katabi ko sa kama. Ikaw ang simula ng bawat bukas. Mahal na mahal kita, Eros. Mahal na mahal din kita, Talia. Sabay hinalikan nga ni Eros ang kanyang noo. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Eros at Talia. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Nesbeth Hanaban, Jerry Ramos, Erlinda Chong, Neva Fajardo, Anita Hernando, Jen Jen, Cutie, Vanessa, Julius, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito ang Jay's Amazing Stories. Thanks for listening and God bless everyone.